menghimaya kepimpinan demokrasi yang ada di dalam demokrasi yang tidak mungkin dengan terluas dengan terbuka kata pun boleh pemerintah itu menerima selamat kayu semuanya berhati karena muslim itu semangat alam dan menunjukkan untuk dalam usaha kita untuk terus dalam mengembangkan kembali kampung dalam di sudan nama lina untuk di Malayu kami semangat terhadap kita untuk dalam berpakti surti-surti dalam maupun yang sinukanan saat mungkin pagtutong isip tinuray ng mga magsukod di atin yung Santa Iglesia. Pinapunta sa Diyos na kami sa stansa ng mga kasikasi ng matulungsan ng kamitanan ng mga sa Diyos. Kinitanan naman dito ngayon sa salamatan at ang nalang isa sa kalimutan ng Diyos mo para sa Espiritu Santo Diyos nandun sa kanturan. Amen. Asa na itong gani, itong atong hanapin? Okay. Ano na? Kung gani ang mga ba nang dilitso? Sa arroz po. Ito nga po. Ito po. Sa akin po. Tumati rin eh. Okay. Makinsunan. Sa din pa nato, sugda ng atong suma sa atong kasabutan na nilang kung matawag na friendly debate kung hindi usan lamang hindi ka dialog. Kaya nga no, gumikan kay kita po na sumauna katalibo then dito na ito may presidyo sa hay na sukuhi suma sa isa rato ng mga pagkakas mga isunan. Busa, na tungkol ning itawag na dialog. Ang tema mga kaisunan, ako pasahod. Ako pamatud-an nga ang ikaduhang persona sa Trinity nga mao si Kristo, tao o Diyos. So, kung ino ning open plus parenthesis mga kaisunan, usa ka God died. Tinuod nga namatay sumaga sa Biblia on referensya. Ang ating mga isunan, mao si Brother Jiwan Paisunis. O ang ating negative, mao si Brad Julie ng Tanad, Butuan City, mga isunan. Ilan na ngayon, mga isunan, sa date March 16, 2019, Domingo, mga isunan, o Domingo na nabutang sa Madonip, time alauna sa hapon ang proper venue ni inyong magsunan mo ang Consolo National High School o National National High School Consolo Magsaysay Misamis Oriental. So, sa kita kusunan ng isunan ako na masalang ang atong rules o sa may rules na may dialogue yung mga isunan. Ang number one, musul kayo sa tema, dili muli kayo sa isyo. Number one. Number two, mga isunan, tabulog ang moderator. Ang itatulog, mga isunan, ang tubag, dili lumapas sa usap na minuto. So, kung matubag, mga isunan, kinahanan, upusun sa kunan niya ang iyan sa kaminuto. Alam mo, makapalitan niya na ayaw ang ilang mga statement mga kaisunan. Sunod, ang ikaw pa, ang tubag na oo o dili, kinahan lang ang tubagon o oo o dili. Kung makapal na ang opinion mga kaisunan ko oo o dili, patanong ka, tubagon nila siya o dili. Then, upon pwede i-qualify ang answer. Sunod, nagyan pa sa kaminuto. Okay, klaro. Ikalima, walay attacking personal. Kung hindi number one mga kaisunan, kataghan na niyo sa ikrito, pagkagagamit na lang mga kaisunan ang mga personal. So, walay attacking personal. Ikaw nun, pwede makabindyo ang tagtunod sa lalo. Ang tagtunod na yun, pwede ka makabindyo. Sunod, mga kaisunan, ika ito.
ambito dili pwede ibutan. Ang init-init mga kaigsungan, at klaro lang kami, kanyang mag-usahe mga kaigsungan, tanawan ko sa social media, na tinatang ka si Brother Socrates na atong pare mga kaigsungan, tinatang ka na lang. Kay ang iyong gisulti na binood, hindi na mo nilawas dito sa atong social media. Munang ibigtin mga kaigsungan, tulitan sa lain na sa mga tool. Kung hindi na tuloy na mga kaigsungan. So ako nang nalili, ikaw ano? Pwede mas ibisag unsa na version sa Bible pagkalama ito. So, sklaro mga isunan, kung luna sa iyo sa kalimu ka version sa Bible, dawatan siya. Kaya wala man eh, gipili. Okay. Ikaw ang dulo, ay kasiyam. Kung mapindi ang isa sa mga nagdayagod, humulong na ang dayagod, may labot na rin. Kini, walang braso yung sumako kung ako magbasa. So, wala pindi ni mga isungan kay this is only a dialogue. Hindi ni natin. So, yan, ikaw na puno. Ako na ito siya. Kay, na iris mo ng isa. Pag naingon ang regulator na ipatulwag ang pangutana, kinahan lang ito ba kung kayo kini? Kung dili mo ito ba, pindi na ang dialogue mo rin. Iyak ko ng ikaw, iyak ko mapindi mga isungan. Kay, dialogue mo naman yun. Ang kanina na lang ako nakuna. Okay, sunod. Kinahanglan na ang pangutana bahin sa kamatayan ni Kristo kung na ay kamatayan ni Kristo tagat ko ba doon ngayon. Okay, klaro ko siguro. Kung doon na ito mo sa kamatayan ni Kristo, kina na natubag siya. Bino siya sundo out sa tapin mga kaisunan. Ang ikaw kasi, pwede makatamatan na ang matagusa sa mga termino. Mas hindi kinigamit ang kumutuon sa mga tindayagod. Kinimao ang mga. At ang inyo na rin mga isunan, ang una, hypostatic union. Ang sunod, mysterianism. Sunod, communication idiomatum. Ang ikaw-pad, Eucharist. Ang sunod, mga isunan, ikalima mo ang Mother of God. Last na rin, mga isunan, dawatong tanang Catholic o standard na referensya o pwede kini gamiton. Pero bago din, mga isunan, ng Jinwan, di personis at affirmative sign. Then, ang negative sign mao si Brad Joel Palan. So, mga isunan, ang timer, palihon ko, 10. 20 ang first, ang stand, 20 minutes. Ako magpapalilog. At ako nagpapalilog sa mga isunan, pinapalilig ko. Tulad ang purma sa dalilog. Ang first, ako na mag-understand is 20 minutes. Ikanawa, cross-examination by negative to affirmative, 50 minutes, 1 minute to answer. 15 minutos siya, pero o sa lamang, kanino to. Pakalap sa kanino to, singgit ka na lang ha? Time. 1 minute ha? Kasi, pero 15 minutos ka na. Pero pag-ano sa 1 minute, kinahan lang na mag-i-clear ka ang time. Pwede ka lang sa'yo ba? Matulang siya. Iyan na i-qualify. Ako na ako sa kanino to, mahaman ako sa kanino to, hindi ka time. 60 seconds and 1 minute. Okay? Sunod, cross-examination by affirmative to the negative. 15 minutes, 1 minute answer. Huwag ihapon, 1 minute answer ang ihapon. Ikalima, rebuttal of affirmative. Ang rebuttal sa affirmative is 7 minutes. Warming ang 7 minutes. Aminaw, pag-warming ang 7 minutes, mukha na ka na, paan na, time na. Tatsa. Ikaw-along, rebuttal to negative, 7 minutes ang ihapon, equal. Sa ikap-ito, negative final stance,
minutes, no more objection. No more objection sa mga kaisunan, kung hindi kami final stand na. So, at ikaw ano, affirmative venial stance. So, ang final stance, mao si Rajiva. Okay, my brother? Brad, Joy, si Jiva, nangiya ang last speaker. Okay. So, mas affirmative concern, first, ang affirmative stance is 20 minutes. Start. Okay, 20 minutes. Start na? Start na. Okay. Kaya may nga-exoon nga na-alini ka rin, may ulog po. Ano may pamatihon dia sa 2.43.8? Meaning yung pasulos ng likwidad versus veritate. Simple veritate. Wala kita'y aral na itong datog sa kamaturan, kundi aral sa pag-uyong sa kamaturan. Karoon na yung kautuhon, akong pamatuntan sa modelo ko. Nga ang inagawang persona sa Trinity, nga mao si Kristo, tao Diyos. Tinuod nga namatay. Close ang open parenthesis, emphasize na mo ang termino ng Diyos namatay. Ika, si Kristo. Sumala sa Biblia o referensya. Before I begin to establish my arguments, I would like to next to emphasize the words that I've been using. The communicatio idiomatum. The actual transfer of divine attributes to the man Jesus and of man, human attributes to the divine Logos. Joseph Paul in Anthropos, Christology, page 185. Nananahin. Then another, by Michael Scamos, Dogma Three, God and His Christ, page 222. According to which it is possible to predicate divine qualities of the man Jesus and human qualities of the divine Jesus. Easy. Jesus knows all things, God by. Atong nabasa, naadini sa ito ang Dogma Three. Literally, this is the communication of idioms. And it means that the attributes and properties of divine and human natures may be mutually predicated or asserted of each other, so that we can say, God is man, and man is God, in speaking of Christ, and also that God suffered and died for us upon the cross, Reverend Arthur Divine, that Creed explained page 131, Nanay Imprimatur Tanan, ngayon soon. Next, person. Someone person, a person is a being that is intelligent and free and responsible for his actions. We attribute it to him not ever good or ever he does in the use of his human powers because he owns or controls those powers. Reverend Louis Moro, my Catholic faith, page 58. And what are we? Faith Seeking Understanding by Charles Belmonte, volume 1, and I'm going to read page 282. The acts of nature and not done in a direct manner, but only through the soul person, the incarnate Word, true God and true man. Next. Nature. Nature is a substance that is complete in itself as a source of activity. So, nature is the source of activity or actions. It differs from person in that while person determines what an individual is, nature determines what an individual can do. Nagpapamilyo group, page 59. So nature, on the other hand, was always called physics. Charles Belmonte, page 273. Manasa mga exon. Next is the tiendrik. Ano sabihin tiendrik? The human activities with the logos operates as principium co to the human nature as principium co. For example, seeing, hearing, eating, drinking, suffering, and dying. Klaro kayo next soon. Next na rin. And so far as these activities are human acts of a divine person, they can, in a wider sense, be designated to God human. Dr. Ludwig Bock, Fundamentals of Catholic Dogma, page 149. Next, the kenosis consists in the renunciation of the form of God, the divine dominion and majesty, which like the divine essence, belong to the state of the one who is completely equal to and identical with God. Dr. Ludwig Bock, HCD, page 135-136, mga isoon. Next, karoon ako ng pagasugdan ang pagpamatuod sa tema na ako ang pamatugan, mga isoon. Una, first and
intention. Si Kristo, tao Diyos, sumala sa Biblia o referensya. I would have to establish this one, even though we both agree this one. Major premise, si Kristo Diyos, 1:19, Living Bible, Catechism for Filipino Catholics, number 8689. Minor premise, si Kristo tao, 1:25. Catechism for Filipino Catholics, 503. Conclusion, therefore, si Kristo tao Diyos, Filipos 2:5 pa yun sa Oxo, New Living Translation, and Catechism for Filipino Catholics, number 509. Next, the second contention, ikalawang persona sa Trinidad na si Kristo tao Diyos, tinuog na nangatay, Diyos na nangatay, sumala sa Biblia. Hindi sa unahan. Video premise, si Kristo ang ikalawang persona sa Trinidad, Mateo 28:19, the voice Bible. Minor premise, si Kristo na natay, Juan 19:30. Conclusion, therefore, ang ikalawang persona sa Trinidad, tinuog na namatay, Diyos na namatay, asa nabasa, 1 Timoteo 4, New Beaches, Living Bible. Since nasa role na nabaton ang kanang version, kinahanan nabaton ka na. Third contention mga Edson. Ikalawang persona sa Trinidad na si Kristo, tao Diyos, tinuog na namatay, Diyos na namatay, sumana sa referensya. Video premise, si Kristo ay kagawang persona sa Trinidad, Catechism for Catholic Church, CCC number 495. Minor premise, si Kristo na natay, Huwag Catechism, page 10, question 92. Conclusion, therefore, ay kagawang persona sa Trinidad, tinuog na namatay, Diyos na natay. Reverend Arthur Divine, the Creed Explained, page 162-163. Next, since ako na nang na-establish, araw ni Billy, malikaya na to ang kalibog. Akong itong anginin nyo mga igsoon, ang rules of communication, idiomatum. A, no? Communication, idiomatum, fit in concreto, non in abstracto. Buhay pa sabot, only concrete term of concrete subject may be predicated of either nature. The communion of idioms is valid for concrete terms, not for abstract ones. Dr. Lord Ribot, Fundamentals HCD, page 161. So next, focus pa sa role A. Concrete terms, kung sabay mga concrete terms, aron di ito malibog, muna mas malibogan sa ato mga igsoon na pinangako ang katbang. Are those that refers to property as it exists in a subject? O sa ka-properties nga nakasaw sa ka-subject, example, tao, ulod, buhi, Diyos. Kung mismo sa video sa aking igsoon, sa iyang dialogue ni Adjusino, time 59:30 to 59:59, siya ni Angkon na ang Diyos kung sa subject na usaka abs, usaka concrete term. Next is abstract term refer to properties in C apart from the subject. Kung usaka property na lahi sa subject, sample, Diyosmon, tabahanan, kamatuluran. In the abstract term, in the abstract, they signify two distinct natures. So abstract focus siya sa natures. And one is not therefore the other in this sense. So abstract term, Godhead or divinity. No divinity. Humanity, omnipotence, the nature. So ang divinity is abstract term ka na siya mga eksoon. Istulad mo may eksoon, Joel, sa iyang video. Joel Palad vs. Adjusino. Time 59:30 to 59:59. So dili na po ng misod pag kumaturo kung sa ang abstract term kung sa ang concrete term. Next. Muli mga sample na yun. So ang focus ta sa giaruhan o pain kay aron ng kuras. First sample is God has suffered. Kung sa indication, check. Because God is concrete term. Kung sa source, Paul and Bruce Christology. Ato na sa nabasa mga isoon. Next, Mary is the mother of God. Check. Because God has refers to the person. Paul and Bruce and source Gatton. Next, the divine nature died wrong. Nga naman, since and the nature is abstract. So, di ito din nato gamito ng abstract. Manang indication sa wrong. So, sa to, Carl Keating. Next, the divine person, the personal, died. Indication, check, Carl Keating. Muli ako ang, mamuni, ako ang muni siya ang mga gidabutihan meron.
Then last God died. Ato lang kita sa kagamila. Check. Michael Scamas, Dogma 3. Next. Next, building verification limits the concrete term to the one nature. Exceeding page 161. Another similar rule is that we must exercise great care when there is an instance of reduplications, such as in the statement Christ as man is a creature. In such instance, reduplication limits the concrete term to one particular nature, so that what is predicated must be true of that nature by itself. By reduplication, the concrete term is limited to one nature. So ang reduplication, balik sa rin, ako rin sila ni paraphrase kay limiter. So sa ako lang, kay limit na siya. So limiter, limit niya ang usaka nature. So dili siya pwede. Next, sample. Example, but this is very sample. Christ has suffered as God. Wrong. According to Luke 8:61 siya. Not a wrong man. Kaya ganang mag as God, dili na siya nila person. It refers to the nature. Muna, as God, refers na siya sa nature. So si Kristo, gisating isip usap na Diyos, dili sa pwede. Kaya ginimitahan naman nimo. Ang yan, pagkatao. Kaya si Kristo, tao man ng Diyos. Next, Christ as man is God. Wrong weapon. Kung sa'yo ako ang source. Si St. Thomas Aquinas, Summa Theologica 3:16, uncertain does see. So Christ as man is God, wrong weapon mo naman. Si Kristo isip Diyos, ay yung humanity, o yung human, ganang mo as man, but yung mga pasabot is human nature na. Ay human nature, hindi mo mo ang Diyos, dahil mo siya sa divinity. Pero si Kristo na persona na nagbukot sa mga nature, Diyos na persona. Muna, dilita ng limit. Muna, may basahan na kong iksuong niya, bantayan na nato. Eh, ako nang iulat ano? Kay limiter na kasi gara ang ebidensya niya. So bantayan, direkta magpabukatan ko ni kay Diri na nito. Bisat ang ato may iksuong tagasimbo, Diri na nito. So limiter lang siya. O reduplication ko. Para sa ako, ang galing naman ang limiter. Next, Rosie. Essential properties of the divine nature must not be predicated denominatively of Christ. So, attributes that adjective names in a concrete that are derived cannot always be accurately predicated of Christ. For example, we cannot call Christ Lord Him. So, we can predicate. Next, sa D. The phrase that sound heretical should be avoided. Bisan pagsakto siya sa role, pero heretical na iyang sounds kay gisakyan man sa Arianism o sa Nestorianism, hindi kaya mo lang. Next, parang matastipin ko sa oras, Christ is a creature. So, education niya, wrong. Kaya hindi kaya na lang. Next, the religion of Adjun is valid in positive statement, not in negative grounds. Next, Rolet predicates which deny the unity of person or involved a confusion of the two natures in Christ are necessarily false. So, next, what is predicated of divine person Christ according to its divine nature? To each of na ato mismo, tanti is a pretty, and must be predicated of the same divine person, also to its human nature and vice versa. So this is pare-pareha sa rule 1. Okay, next. The predicate proposed to divine nature must not be assigned to the human nature. So kung ang divine nature na atong topic, hindi na ito pwede kung mag-hapon isa sa limited. Na Christ as God, bring him with a Christ as God, but pasabot yung divine nature, it cannot be right. Pero Christ as divine person, Diyos ka persona, namatay. Kaya kung katong ng human nalawas mo, nalawag na kinamuhi. Next, thesis. Muna itong thesis na yung soro. So parang di klaro ko ito, ibatang ko ba niya. The divine as well as human properties of Christ should be attributed to the person of the incarnate Word. So, ang divine ni nature or ang human nature, atong i-predicate or attribute. Kaling attribute, hindi nyo pasabot niya figurative. Literal na siya, pwede na ito i-tayon sa person. O pwede yung person, kung saan ito, bago na ito. Revelation teaches that the divine person of Jesus alone possesses all the
divine as well as all the human properties that belongs to his true natures. He was conceived and born, he suffered and died in human realities. He performed miracles, forgive sins, and resurrected from the dead, divine operations. The divine person, Dios mi persona, must say it as his name, since all properties and actions are always of the person and not of the nature. Ngunit siya, nungadilita ko yung ang pagka-Diyos na natay, wrong. Pero ngayon, ang Diyos na natay, si Kristo. Last 5 minutes. Check. Revealed to us the new thing. Next. The values of the Diyos are always attributed to divine as well as human action to the one person of Christ and have rejected any doctrine that supposes the existence of two persons in Jesus Christ, including another person. If there are two persons in Christ, the condition would not have taken place, but only in willing of God in man. Beside it were only a human person who has suffered and died on the cross, the passion of Jesus would not have infinite value. And if Christ were a mere man, his real presence in the Eucharist would not be a foretaste of eternal life. Magkatan sa Asmel Monte, page 273. Next. The Eucharistic sacrifice by Reverend Alfred Montagnier. Since the human nature in which Christ is the victim must assume that the Son of God and therefore belongs to Him, we must believe the victim in the sacrifice of the cross to have been the Lord of glory, the Friends of Life, God Himself. Kanagyang God, there is repose not sa person, di ang nature, lahi ang divinity, lahi ang person ng Diyos. Unang bantayan nato. Next. Next for you. Gani. Because the Lord, having assumed human nature, united it to himself, assumed ever more to separate himself from it therefore. When Christ died upon the cross, the soul of Christ was separated from his body, but the eternal world was not separated either from the body which remained in the sepulchre, not from the soul which descended into hell, and throughout the eternity. Jesus Christ will be ever be true man and true God. Isang patatong lamas na naman tayo nungay kinabuhin sa lugnanan, tinuod ka ito na Diyos. Muli nakapabalik na ako, nandi buwag ko sa iksumo na itong kadaghanan sa sipo. Next. Must we acknowledge human operation in Christ beside divine operations? Answer. Christ being not only true God, but also true man. We must certainly acknowledge human operations in Him. In fact, we read in the Holy Gospel that Christ suffered hunger and weariness that he was sorrowful. We at once understand that there are human operations. Moreover, the human operations of Christ having an infinite meaning, because by virtue of hypostatic union, they were the actions of the divine person. Action nila sa Diyos ng persona. Doon natin katikisin na Diyo, CP, Transinity, page 113. Next. CCC 468, Catechism. The Fifth Ecumenical Council at Constantinople in 533 confessed that there is but one hypostasis or person, which is our Lord Jesus Christ, one of the Trinity. Thus, everything in Christ's human nature is to be attributed to his divine person. Last 2 minutes. And his proper subject, not only his miracles, but also his sufferings and even his death. Claro, ang attributes means atong makainin, atong ilang mas sa divine person na ito, Diyos na persona. He who was crucified in the flesh, our Lord Jesus Christ, is true God, Lord of glory, and one of the Holy Trinity. Next, muna mas makainin na itong iksuong brother Julie na ang pagka-Diyos, wala na matay, pero ang Diyos na matay, siya mismo sa iyang video na inom na lahi ang pagka-Diyos, lahi ang Diyos. Kaya naman, pagka-Diyos is abstract term. Natagay sila na sa video. O ang Diyos is concrete term na binato in yung subject. Pero kung may inulitag as God, it refers to the nature na. So, but it being impossible that the divine nature of God should be capable of death. What? Because that the person who was capable of death and died as a man was also God the testator. So, claro. Focus pa sa person, hindi sa nature. Next. Father, exhorting against those of Christ's religion instruction. As the person of Jesus Christ comprises true nature,
both being his own, by the action produced and the properties possessed by both, may be truly attributed to him. And considering the person of Christ, when we say of him, he is God and he is man, he is mortal and he is immortal. In him, a God is man and a man is God. In him, a God suffer, a God dies for men. A great cross of religion, that is an implementer. Next. So, pwede ko ras? Si Kars naman. So, nagpabot ko yung atong tangitsukong walang tangayo ito sa termino ng nature of God. So, balansin naman, kaya tayo naman sa first affirmative stand, 20 minutes. So, ang sikat na kinsunan mga ang atong itawag na cross-examination by negative to the affirmative 15 minutes plus 1 minute to answer. Okay. 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 So, nasa po ba? Nasa po ba? Nasa po ba? Nasa po ba? Okay. Minutes. So. So, ang tanong ng tanong. First, na akong question. Qualification, you know? Kung sa kalainan sa personal nature. Ang tubag, hindi na ang tako mo. Ako yung kailangan na may ato ang claim, no? Na matod pa ni my Catholic faith, page 58 and 59. Pero, nasa itong Brad, excuse ako, pero na pumunta na. Lahit ba ang person, lahit ba ang nature? Ang tubag, klaro sa atong presentation, pray, bas, pas, pas, pas. Na lahi ang person, lahi ang nature. So, mga sa may Catholic faith, na parang minute. Ato present, na pa 1 minute, ato mo, ano? Sige, pa, diba? Sige. Ana, a person, nana, sa may Catholic faith, page 58, ilubos, libas. Another nature is something that is complete in itself as a source of activity. It differs and away. Okay. Next. So, klaro tayo na lang siya. Thanks. Sige. 1 minute. Thanks, 1 minute. So, next. Next question. Next kay Premis Kamanto. Sumala din sa the new Dictionary of Theology nga kung naay question nga who or kinsa ang tubag mo kay person nga tapos kung naay pangutana nga what or unsa ang tubag gid ana mo ang nature o yun ba kay mo very good munang nasa tubag tubag na ko nga yes kung yun tag who kinsa ang nanatay. Ang tubag person, ang divine person, very good, that is the tubag preference. Yes, napag-uminit, nakulit-clarify, na kinsa na matay, ang divine person, ang Diyos na persona na si Kristo may namatay. Pero yung nangtag, kinsa na matay, ang namatay mo ang tawhanang nawas na parte sa human nature ni Kristo. Kaya ang pagka-Diyos, ang divine nature, dili mamatay. Tubag sa tsada na pangutana, lain pangutana, bako. Ayun na, pangutana, Brad, ako yung follow up, no? O yung kapatiri nga, kung ano yung pangutana nga, kung sa uwa, ang nitsyo ginasiyan. Very good, sakto. O gamuyog ho, kinsa, ang person yun na ang tubag. Okay, tubag yun. Okay. Muna, sakto ang pag-iawag nga, ang divine person kay person ng human, kinsa. Sakto, very good. Magkikawin na tayo. Okay, kainin. Uy, hindi ko sakto na. Sumakas sa iyo mga tuwan. Okay, Brad. Okay, Brad. Okay, Brad. Okay, salamat kayo sa tubag. So, akong pangunta na diri ko sa nature. Sa nature sa ni Kristo. Di ba, si Kristo, sa usa ka person na ano na ituhan niya kakinaya? Divine divinity o divine nature o human nature. Kung pangunta na, diri ko sa what? Unsa ang namatay o unsa ang wa mamatay nga kinaiya? Okay, very good. Sakto po na nila. Final answer. Kaganiya, hindi na naman niya ang may pangatana kayo na ino na kung kaganiya na unsa ang namatay ako itubag na ang lawas na parte sa human nature ang namatay. Pero ang divine nature ay sumarap po sa loob sa komunikasyon kay Dumatong, dili yung sa pwede na ito i-attribute o dili yung namatay. Okay. Kaya abstract tayo na nga. Munang sakto. Pero ang hukin sa namatay, ang Diyos na persona na mawa si Kristo namatay. Sumana sa Biblia o mga referensya. Sunod na pangunta. Okay, akong pangunta na kayo. Yung sa referensya nga, ang
namatay ang humanity, ang divinity wala. Apo isa, unsa ang namatay? Unsa? Direkta sa human nature ni Kristo. Sa namatay, akong pamutan na kinsa ang namatay. Very good. Kung naminaw pa lang niya ang isuon sa mong tubag, tubag mo na natulo. Na ang namatay kinsa si Kristo, ang Diyos ng persona na si Kristo, o Diyos ng persona na si Kristo, namatay! Ang Diyos namatay, sumala sa 1 Timoteo 4, maybe Jesus, Living Bible, o sa ato ng Inon the Creed, and Dogma 3, ni Michael Scambos. Munang natubag ang pangutana. Okay, salamat, Brad. Hello, Kristo. Di na sa divinity. Yes. Divinity. Ningong kahoyon ka nga ang divinity wala mamatay. Yes, okay. Because nga. Ako pangutana, kinsa ang wala mamatay? Munang ka ang kinsa. Pag maingong gani ka, kinsa wala mamatay. Ang inong gikuan ka doon, na doon ka sa person. Ipamatuan sa Mr. Promitor, pansiot nun, asamsun ng probata. Sa iyo ng probata na, ano na, ibang nari ka kinsa, refers na sa person, na si Kristo, namatay mo dito. Maalala mo yun na si Kristo, yung si Kristo na kong tatik, di na namahal ng Espiritu, muna sa iyo ang probata na. Sakto lang ito, ibang nari ka kinsa, kinsa, unta nili kinsa. Okay, follow up question, Brad. Salamat, Brad. Ganina ni tubag ka na unsa ang namatay, unsa ang namatay. Wag duwag ako mga kinsa. Pag-ingon ako nga, sa diyan namatay ang humanity, kinsa namatay yung kasi Kristo ang divine person. So, ganyan na po kayo kayo na yung kinaya, ngayon ka, nga ang divinity o divine nature ni Kristo wag mamatay. Yes. Oo, okay, correct. Correct. Mamutana na po ko, kinsa ang wag mamatay. Ang tubag, wrong ang pangutana. Wrong, assumption ang buwata. Ngayon ito ganyan na ang kinsa rin po sa person. Clarification. Ito sa ipos. Ngayon ganyan ang kinsa, di ba? Ngayon mga kagalihan ng person. Ngayon mo ngayon mga kagalihan na wala namatay na namatay ng ibang person, sa'yo ang mamatana. Brata, kung yung kagunsa ang namatay. Di ba? Ikaw na sa inyo na mismo, ngunang sa atin kayong mga nagtatabag yung mga buwan. Ngunang, dili sa'yo ang pamutana. Ngayon mga kinsa ang wala namatay, dili na mga gamit, ngayon mga kinsa ang namatay ng ibang person. So, dili sa'yo ang pamutana, asamson ang probata. So, that's a special story. Okay. Okay, so, na ba? Dino lang pala balik doon. There is a council of Trent. Pamutana ko dili. Nadiri ang itawag ko, it is not however of belief that the body of Christ was alone. Premise niya ko na pala da? Enter. Thus, at these words, propose that as the principal object of our belief that God was buried, as according to the law of the Catholic faith, we also say with the strictest truth that God was born of a virgin, that God died. Yes. Pamutana na ako ni Brad. Ako pangutana, Moni. Kung sa may panghunahuna sa simbahan, nga nung nakaingon man ang simbahan, nga ang Diyos namatay o ang Diyos gilubong. Kung sa may ilang kanagitawag o conclusive statement niya anak sa Council of Trent. Ganun nakaingon man ang Diyos gilubong. Okay, tubag. Kung tubag, ano nakaingon ang simbahan na ang Diyos gilubong? Tubag, kung nga po na ito sa Catechism of Council of Trent, okay. Page 55. Basta. Amin tras joga pa, ako sa mga kita sa itong time, mga tansunan. Okay, thanks. Thanks. Okay, please, di ba pagbalik tayo yung blog? Circumstances of Christ burial. Muna yung siya rason. Mupunin mo sa video ni mo. At uling muna yung rason. Okay. Ako nang yawat. As the matter and place of his burial, what the Holy Evangelist report on that, this subject will be sufficient for the pastor. There are, however, two things which demand particular attention. The one, that body of Christ was immediately corrupted in the sepulchre, according to the predication of the prophet. They will not give the Holy One to see corruption. The other, and it regards to several parts of this article, that burial, passion, and also death apply to Christ Jesus, not as God but as man. Ayun. To suffer and die are incidental to human nature only, yet they are also attributed to God, person.
ninyo na ako dito. Ayaw lang po kami. Inong hindi ako ng pangunta na karo. Dili siya subjective. Inong hindi ako kung sa loob sa hindi ito. Ano ba? Okay. 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 Sa sunod, pangunta na. Akong may karo para kapatag niya. Kapag ba ni Brad? Diyara ang rason, dirikulik ba ni? It is not, however, a belief that the body of Christ was alone interred. This word proposed as the principal object of our belief that God was buried, as according to the rule of the Catholic faith, we also say with the strictest truth that for us, the divinity was never separated from his body. Unsaman ang wala mutulag sa lawas dito sa lugnganan. Ang tugang, kung nangino pa na po, atinti pa na akong answer, ang atong kaatbang, ang atong pinalanggang kaatbang, wow, ang divinity kong divine nature, ang malanggulan. So, yun ang, wala po yun, pero yun ang ibasa na, strict truth that God done. So, ano yun? Ang atong limita, ang atong pinupilangan, ang atong higagkal, tapos na namin yun ako, muna sila, klaro kayo, muna din eh, ask God, muna din ask God, kailang ask God niya, this refers to the nature. Pero ang persona ni Kristo, katong naglagaw-lagaw dito sa ginagsang sa cross, Diyos na mga persona, therefore Diyos na natin. Pero ang iyang divinity, baga, tubag sa pangutana. Okay, answer. Next. Follow-up question. Pangutana. Unsa lagi ang wala mo buwag dito sa lawas ni Kristo sa lugnganan? Unsa ang unsa ang wala mo buwag dito sa lawas sa lugnganan? Ang tubag. Sumala sa mabasa sa Council of Trent. Oh, ang tubag money. Dibasa na mga tagad, ha? So, unsa, for us, the divinity was never separated. Pero naman kaya na ang pagka-Diyos, kung Diyos na nature, divinity, wala ni bulag. Pero, binigit pa kaya ang God down. Ang pagka-Diyos pa naman tayo, ang nature na pagkakaroon sa katay, hindi. Ang iyang lawas, parte sa inyo na nature. Pero kinsa man ito nalawas, Diyos ba ito? Ngayon ay ginagawin. Diyos, yun po ito. Muna namain ang tag-straight truth, dili figurative, yung ang Diyos namatay. Klaro kayo. Tugang sa Lord. Ang mga pasabot, Brad, gato yung nangitin ni Kristo. Next question. Okay, next question. Next. Last minute, minute na lang. So, ang yung nangitin ni Kristo, Diyos po siya, katulawas nito Diyos. Ah, Mr. Moderator, objection times na. Okay, pag-sap. Lahi ang humanity, lahi ang lawas. Wrong ang question. Isa-isa lang. Kaya ang lawas, part mo na sa humanity kung may na nature. Ang human nature ng God, matod pa sa Catechism of Catholic Church 7:22, isa, na ang human nature composed sa body and soul. Manamili ka humanity niya, kuwan, sa loob. Tawag na, wala na. Next time. Sige, parang mga na nato. Kanang pag-iingon sa simbahan nga ang Diyos gilubong kay ang divinity wala mabuwag sa iyang lawas. Kurik na di. Okay. Kurik na brad eh. Ang tubag. Yes, kurik na ang iyang divinity wala mabuwag. Pero ito naman tayong divinity. Pero katong gilubong na lawas, Diyos ko sila lawas. Okay. Asa mabasa? Natin mabasa. Natin mabasa tayo sa tayong reference. Munang sakto ang pag-iingon. Sumala sa pangabasa. O sa lahat, sabi sa ito, pangabasa na ba? Oo, sa lahat, sa ito. Ang siyempre, sa mga na? Ayan, pero. Mata, wala na, 15 minutes is over. So, therefore, ang atong tema sa galing ng number 3 is first negative stand. O sa lahat, siya ka, distant team. Alam sa ito, pangabasa din, 20 minutes. Okay, 20 minutes. So, good. Time's on. Okay, okay, okay. Pag-alito ba? Agad na sa asumpan ng isunan, kaya nga ito ang negative, nagtagal ba? Okay? Next! Next! Sunod ng isunan, tayo-tunod lang, nabunod na kini ang first negative stand,
accounting discipline credits. Okay. 20 minutes.